Ako po si Joyce, dating nakatira at nagtitinda sa Baclaran. 2006 po ito nangyari. Hindi naman talaga kami taga Baclaran noon. Tumira lang kami ni Mama doon dahil kay Lola. Tumatanda na kasi ang Lola namin. Kaya kailangan na rin niya na makakasama. Isa pa, kamamatay lang din ang Lolo noon. Kasya naman kami sa bahay. Nakakaaho naman kami kahit paano. Yung mga kuya ko kasi, nagtatrabaho naman sila. Habang ako, bakasyon nun, kaya sumama ako kay Lola. Meron kasi siyang peso sa may gilid ng simbahan. Nagtitinda kasi ang Lola ng porcelas na gawa sa mga bato. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga beads. Ayos ang bintahan ni Lola. Pero minsan, hindi naman talaga maiiwas ang matumal. Maganda ang baton na nilalagay ni Lola sa porcelas. Kaya hindi mo talaga aakalain na merong kakaiba doon. Minsan, ako ang nagbabantay sa tindahan ni Lola. Alas 8 na ng gabi noon. Maraming tao sa Baclaran. Kaya normal lang ako noon. Chill lang ba? Pero nang mapatingin ako sa kabilang banda, may nakita ako matandang babae. Ang weird doon, parang ang tagal niya nang nakatingin sa akin. Parang kasing edad lang siya ng lola ko. Pero mas maputi yung buhok niya. Akala ko noong una, si iba siya nakatingin. Pero sa ilang ulit kong pagtingin sa kanya, direkta pa rin siyang nakatingin sa kinaroroonan ko. Nang dumating ang lola ko, sinabi at tinuro ko sa kanya ang matanda. Yung lola ko, bigla akong pinatingin sa ibang direksyon. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya lang, "Huwag ko raw tignan. Sinunod ko na lang." Ang gara nga eh, si Lola kasi, hindi na mapalagay. Sa mga sumunod na gabi, nagpakita na naman ang matandang babae. Sa tuwing ako lang talaga yung mag-isa, doon siya unang lilitaw. Hindi naman siya lumalapit. Pero kahit nasa malayo siya, may nararamdaman pa rin akong kaba. Isa pa, pinagbawalan ako ni Lola makipagtitigan, lalo na sa mga hindi ko raw kilala. Kampante naman akong hindi ako sasaktan ng matanda. Sa dami ba naman ng tao doon, walang maglalakas loob na gumawa ng masama. Lalo pa may mga pulis na paikot-ikot. Pasimple ko lang tinitignan yung matanda. Pero nang lumingon ako ulit, bigla na lang siyang nawala sa kinatatayuan niya. Nagulat ako kasi hindi ko naman siya nakita naglakad. Pagtingin ko sa bandang nagtitinda ng mga damit, nandun na siya nakatayo. Mas malapit na sa akin. Napaisip ako, baka multo siya o ano. Nakakapagtaka kasi, bakit may nangyaring ganon sa gitna ng maraming tao? Hindi ko na siya tinitingnan noon, pero napapansin ko pa rin siya na nakatayo. Wala akong alam kung anong kailangan niya. Basta pakaramdam ko, may gusto siyang sabihin. Nang mawala na siya sa paningin ko, tinanong ko yung tindero ng damit. Wala naman daw siyang nakitang matanda sa tapat niya. Kaya inakala kong guni-guni lang yun. Niliyam ko kay Lola yung pangyayaring yun. Naisip ko kasi na baka hindi niya ako pasamahan sa pagtitinda. May kita rin kasi ako dun eh. Sayang naman. Isang linggo po nun, alas 6 ng gabi, papunta ako sa tindahan ng Lola ko. Kalmado lang ako naglalakad nang mapansin ko na naman yung matanda. Sa pagkakataon na yon, mas malapit na siya sa akin at klaro na sa akin yung mukha niya. Seryoso ang tingin niya, direkta sa mga mata ko. Para ako nawala sa sarili ko noon, nalaman ko na lang malapit na pala ako sa matanda. Meron siyang binangkit, masyadong maingis sa Baclaran, pero kahit mahina lang yung pagkakasabi niya, rinig na rinig pa rin ang tenga ko. "Iyong bato mo, ibigay mo sa akin." Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Nang tawagin kasi ako ng kaibigan ko, bigla na rin siyang nawala. Nang makarating ako sa tindahan ni Lola, palihim kong tinititigan yung mga bato sa porcelas. Iba-ibang kulay at disenyo yun, kaya hindi ko malaman kung ano doon yung sinasabi. Pag-uwi namin, namataan ko rin yung matanda sa street namin. Masama na ang tingin niya sa akin, kaya mas lalo ako natakot. Pagdating lang alas 12 ng gabi, hindi ako mapakali. Ang likod ko sa higaan. Sa tuwing titingin ako sa bubunga namin,
pakiramdam ko, may tao sa itaas. Kung ano-ano na ang iniisip ko, lalong-lalo na kapag naaalala ko yung mukha ng matanda, hindi na ako nakatiis. Bumangon na ako at bumaba. Nakita ko pa si Lolang natutulog sa may sopa. Kasama niya isa kong kuya. Kukuha na sana ako ng tubig. Nang masipat ko, na parang may nakatayo sa labas. Noona, hindi ko pinansin. Naglagay na muna ako ng tubig. Pero nung makarinig ako ng sit-sit, doon ko naginising si Kuya Brian. Psst! Psst! Pinasilip ko sa kanya kung may tao sa labas. Ang sabi niya lang sa akin, may matanda lang doon na nakatayo. Para kay Kuya Brian, normal lang naman yun. Nasa city nga naman kami. Tapos tikit-tikit pa yung mga bahay. Isa pa, kahit anong oras, maraming tambay. Pero nung pagkakataong yun, wala gaanong tao. Kundi yung matanda lang. Sinilip ko sa labas at nanayo yung balihibo ko. Kasi yung matanda, siya yung matanda na nasa simbahan. Kinulit ko si kuya na paalasin yung matanda. Pero dahil pagod siya sa trabaho, natulog na lang siya. Sinarado ko na lang yung pintuan namin. Binuksan ko rin yung ilaw sa labas. Pag-akit ko si itaas, nagsaklob ako ng kumot. Pero mga ilang sandali lang, naramdaman ko na parang may nagbubukas ang bintana namin. Kinalapit ko si mama. Nagising naman siya kaagad. Baging siya, nagtaka rin ang marinig yon. Kumuha agad si mama ng pamalo. Agad-agad, pinalo niya yung bintana. Akala niya kasi magnanakaw eh. Noong oras na yon, kahit nasa siyudad pa kami, hinala ko sa matanda. Iisa siyang aswang. Hindi ko alam, basta yun lang talaga yung pumapasok sa utak ko. Kinabukasan, nagdadalawang isip na ako kung sasabihin ko ba kay Lola. Palala na kasi ng palala yung mga nangyayari. Sunod-sunod na yung pagpapakita ng matanda. Nakakasunod na nga siya sa bahay. Dumating na nga rin sa punto na mag-isa niya akong sinundan. Alas 11 na kasi ng gabi noon. Galing ako sa kaibigan kong si Rimas. Naglalakad ako noon. Sakto naman na doon sa pundidong poste. Bigla ako nakita doon yung matanda. Natakot talaga ako noon. Sa isip-isip ko, paano kung bigla siya magpalit ng anyo? Maglalakad na lang sana ako paalis. Pero bigla na naman siya nagsalita. Bago magkabilog ka ng buwan, ibigay mo sa akin ang bato. Kung ayaw mo masaktan. Hindi ko siya hinarap. Sa takot ko, napatakbo na lang ako sa mga nakatambay. Nagsumbong ako sa kanila. Pero pagbalik namin, wala na ang matanda. Ang inabutan na lang namin ay pusang itim. Pag-uwi ko sa bahay, sinabi ko na kay Lola. Palagay ko kasi kapag nilihim ko pa, may magkakasakit sa amin o kaya namang merong mapapahamak. Nagsuggest ako kay Lola, isumbong ka ako namin sa barangay. Pero sabi niya, baka rin mas tumala ang sitwasyon. Sa sinabi niyang yun, nasabi ko na sa sarili ko na merong alam si Lola. Pero ayaw niya pang sabihin sa akin nun. Kahit na sinabi ko na kay Lola ang nangyari, ayaw pa rin niyang ibigay yung gusto ng matanda. Malakas ang kutob ko na meron siyang alam tungkol sa bato. Ang payo lang sa akin ni Lola, wala na munang lalayo ng bahay namin. Hindi na rin kami nakapagtinta ng ilang araw. Kaming dalawa pa lang ni Lola ang nakakaalam nun. Hindi namin sinasabi kina mama. Baka raw kasi pati sila isunta ng matanda. Noong mga sandaling yun, kinumpirma na sa akin ni Lola na yung matanda raw, isang aswang. Hindi nga ako makapaniwala eh, kasi nasa Baclaran kami. Mataong lugar yun. Paano may naligaw na aswang? Sabi ni Lola, hindi naman daw kasi lahat ng mga aswang takot sa maraming tao. Ilan sa kanila, nandyan lang sa tabi. Natutong mamuhay kasama yung mga tao. Makalipas pang ilang gabi, bumalik na kami sa pagtitinda. Nakakuha kasi si Lola ng pangontra sa aswang. Dahil daw doon, hindi na kami malalapitan ng aswang. Yun yung nakapagpalakas ang loob namin. Wala pa rin sinasabing matinong detalye si Lola. Kahit na ganun, sinasamahan ko pa rin siya.
Gawa nga ng bakasyon anih na Matanda. Mahal na araw na nun. Digsa yung benta ni Lola. Kada araw, hindi bababa sa 15 kitao ang customer namin. Pero sa mga binibenta namin, may napansin ako. May isaksing porselas doon na nakatabi. Parang ayaw siyang ibenta ni Lola. Hindi ko naman alam kung bakit. Nang iwan ako saglit ni Lola, tinignan ko ng mabuti yun. Wala namang espesyal doon. Ang nakakaago lang ng pansin, yung itim na bato sa gitna. Siya lang kasi yung naiibang kulay. Bigla ko naisip kaagad na baka yun yung hinahanap ng Matanda. Pasimple kong binulsa yun. Lumipas yung mga oras. Gabi na nun, alas 12. Nakahiga na ako. Hawak-hawak yung porselas, yung meron niyang itim na bato. Maya-maya lang nun, merong kumatok sa pintuan namin. Nagising si Lola nung sandaling yun. Kaya kaming dalawa'y nagbukas sa pinto. Nagulat kami. Kasi ang bumungad ay yung Matanda. Galit na galit yung itsura niya. Tapos si Lola, nilabas yung bala ng baril. Pangontra daw yun sa mga aswang. Dumistansya na kaunti yung Matanda. Paulit-ulit yung sinasabi na ibigay na nga yung bato. Pero ayaw ni Lola. Kahit hirap na hirap kumilo si Lola, parang gusto niyo pa rin labanan yung Matanda. Sabi ng Matanda sa amin, wala na raw dapat masaktan. Kaya dapat, ibigay na lang yung gusto niya. Pero itong si Lola, kumuha ng asin. Sinabi niya yun sa Matanda. Kita ko kung paano masaktan ng asin yung Matanda. Doon ko napatunayan na totoong aswang siya. Umalis na rin yung Matanda. Hindi na kami nakatulog ng oras na yun. Hanggang sa mag-umaga, yun lang yung pinag-uusapan namin. Nalaman na rin ni Mama yung mga nangyari. Mabuti nilang kahit papaano, hindi nila kami pinagtawanan. Nababahala ako sa mga nangyari noon. Sa ginawa kasi ni Lola, hindi malabong gumanti yung aswang. Kaya nung kinagabihan din noon, palimo ko lumabas ng bahay. Naghintay ako sa may simbahan. Nagbabakasakali ako magpakita yung matandang babae. Dalawang oras ako nakatambay doon. Mga bandang alas 11, nagpakita sa akin yung Matanda. Masama ang tingin niya, pero nagbago lang yung reaksyon niya nang ipakita ko yung bato. Hinagis ko sa kanya yun. Hindi ko nahinintay na lumapit. Nakiusap na lang ako na sana huwag niya na kaming guguluhin. Tumakbo na ako noon. Alam ko naman na yun lang kailangan niya. Pagbalik ko ng bahay, gising si Lola at inaabangan niya ako makauwi. Alam na palang nasa akin yung bato, pero hindi siya galit sa akin. Ayos lang naman doon yung ginawa ko eh. Pero kung hindi ko rin ibibigay, may pagbibigin doon sana siyang albularyo. Magmula nun, hindi na nga nagpakita yung Matanda. Nakapagtitinda na rin kami ng matiwasay. Ilang taon na nakalipas, unti-unti na nanghina si Lola sa katandaan. Kaya madalas, ako na lang yung nagtitinda. Hanggang sa dumating na ngayong araw na hindi na kinaya ni Lola. Bago siya mamatay noon, may sinabi siya sa akin. Banga raw, hindi ko maitindihan kung ano yun. Yun kasi yung huling salita na napanggit niya. Hindi na nasundan pa. Kasama sa bilan sa amin ni Lola, nung malakas pa siya, ay ibenta rin namin yung bahay. Lumipat daw kami. Kaya na makahanap kami ng buyer, sinimula na namin linisin ang bahay. Sa paglilinis namin, sakalang namin natuklasan na yung bahay may silong pala. May mga taguan ng gamit sa ilalim ng sahig. At dito ko na nga nalaman ang sikreto ng lola ko. Hindi lang pala iisang bato ng aswang ang hawak niya. Dahil yung maliit na banga, punong-puno ng bato ng aswang. May nakalagay na pangalan sa ibaba ng banga. Palagay namin, iyon ang pangalan ng albularyo na sinasabi ni Lola. Kaya hinanap namin ang taong yun. Nakita namin siya sa may Quiapo at sa kanya namin pinaubaya yung mga batong yun. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Sa alam ko na gusto niya ang kwento ng Lola ko. Marami pong salamat. At mag-iingat po tayong lahat.